I love this renewed boss energy. You have to remember, tagal na akong hands-on sa farm. No, I just think that you were distracted. Catherine, I'm falling for her. Alam ko naman kung anong kailangan kong gawin. Kailangan kalimutan ko si Grace. Ikaw lang naman talaga ang nasa puso ko. Ano nga pala yung favor na gusto mong hingin sa akin? You won't believe this, Vega. I have stumbled on an alien that has taken the form of a human. May mga information ng alien na kailangan ko ma-extract. So kailangan natin siya makuha para ma-secure. Hindi ba parang kidnapping yun, Joke? Yung buyers natin, darating, no? At siguraduhin natin, matapos natin at mabigay natin sa kanila yung aning in-order nila. Yeah, sana kayaanin natin. Pwede naman kaming tumulong. You will be responsible for creating, reviewing, and editing promo content for the farm. Pangalan ko yung nakataya dito. So you better get your act together dahil ayokong mapahiya kay Carlos. May ginawa kang truth serum dati, di ba? Alam mo naman na yun yung dahilan kung bakit ako nawalan ng lisensya, di ba? So alam mo pa rin ang formulation. As long as I have everything in order, kikilos tayo. Hi, Grace. Thanks for helping out. Hindi ka nagalit sa akin. Magtrabaho na lang tayo. Cute, no? Venus, first form yan. Nakakatuloy yan para gumanda ang lupa para sa mga halaman. Paano na pala yung gagawin mong doku about aliens? Backseat muna. Crush mo ba si Venus? May nararamdaman ka ba para sa kanya? Carlos, crush kasi kita eh. Ikaw ba gusto mo din ako? Sana naman klaseng tanong yan. Wala naman siguro masama kung magkakagusto ka, hindi ba? Medyo personal yung mga tanong mo. And it's very inappropriate. So, kukuha lang ako ng panali pa. Sir Carlos? Oh, Jenny. Parating na po si Mr. Tantoco, yung buyer po natin. Okay. Sir, namumula po kayo. Ayos ka lang po ba? Oo. Mainit lang kasi dito. Mainit lang. So, tara. Let's go, sir. Dito po. Dito. Carlos! Carlos, sandali lang. May trabaho pa ako, Grace. Bakit parang iniiwasan mo ko? Galit ka ba sa akin? Sige na, bumalik ka na ron. Alam mo, Carlos, naguguluhan talaga ako eh. Mabait ka naman sa akin, pero itong araw na to parang para akong uod. Yung reaksyon ni Venus dun sa mga uod na nandidiri siya, parang ganun yung pinaparamdam mo sa akin na nadidiri ka sa akin. Hindi ako nadidiri sa'yo. Disappointed ako sa'yo. Alam mo, in-expose mo yung sarili mo dito, maraming makakita sa'yo. Akala mo ba hindi ko alam yung ginawa mo? Pinapilis mo yung ani namin para mas marami yung mga crops. Tama ba yun? Eh kung may makakita sa'yo, paano natin papaliwanag yun? Paano? Carlos, gusto ko lang naman na maging masaya ka. Kaya ako ginawa yun. Kasi ang sungit-sungit mo sa akin. Pero pag si Venus yung kaharap mo, palagi ka nakangiti. Hindi ko kailangan ipaliwanag sa'yo. Ipaliwanag ko sa'yo. Di ba? Hindi kita kailangan para pasayahin ako. May anak ako. May trabaho ako. Yun ang gumagawa nung para sa akin, para maging masaya ako. Pasensya ka na. Hindi mo na kailangan makapag-bonding sa mga tao rito. You don't have to do human things. Alis ka rin naman, di ba? Iiwanan mo kami. Mabuti pa umuwi ka na lang, ayusin mo yung pad mo. Yun naman talaga ang gusto mong gawin eh. Iiwanan kami. Di ba? Pasensya ka na. Sige na.
Ma'am Grace? Andiyan ko lang tayo. Yung napakita rin na hanap. Ano ka ba? Ano kung mukha dyan? Hindi. Ayaw kasi sa akin ni Carlos tsaka nung mami niya. Parang kailan lang okay kayo ah. Pinatatanggol ka pa niya. Nag-away kayo? Oo. Ewan ko ba, pero ang sungit niya. Pero sa ibang tao, mabait naman siya. Tapos iniiwasan niya ako. Tapos yung mami niya ayaw sa akin. Pero mas masakit yung ginawa sa akin ni Carlos. Tumulo pa nga yung luha ko eh. Hala ma'am, umiyak ka! Grabe naman yung si Sir Carlos. Ayoko ng ganitong pakiramdam. Ma'am, kaya mo yan nararamdaman. Kasi nga, close kayo ni Sir Carlos. Eh, mama niya, hindi naman. Ganto na lang. Gusto mo, hug kita. Para mapag-good vibes lang. Halika na kung hindi tayo. Ano? Ninong? Ninong, bumili ako ng food. Kain po tayo. Sige lang. Ikaw na kumain kasi I'm leaving eh. Bibilihan lang ako ng gamot sa bayan. Ninong, kauwi niyo lang ah. Alas po kayo ulit? Saan po ba kayo galing? Parang ikaw yung matanda rito ah. Di ba dapat ako yung nagtatanong sa'yo niyan? Eh kasi po parang nagsisikret po kayo sa akin. Hindi, kasi binisita ko lang yung dati kong pasyente doon sa kabilang bayan. Anyway, dadaan siya mamaya. Pakibigay na lang to, ha? Pangalan niya si Vega Santillan. Have to go. Hello? Doy, patawag ka? No, I haven't seen Grace. Bakit? Oh, Chef. Naguham rito. Tinawagan ako ni Doy. Nakapatay yung cellphone mo eh. Oh, Doy. Daddy, wala na si Tita Grace. Oh. Tinala niya yung project. Pasensya ka na, Doy, ha? Hindi ako nakapagpaalam sa'yo. Salamat sa'yo, Carlos. Are you alright? Pasensya ka na, hindi kita napansin. Nakatingin kasi ako sa phone ko. Saan ka ba pupunta? Gusto mo katita kita? Ay, hindi na. Malayo yung pupuntahan ko. Nung umuwi po ako dito galing sa school, nandito pa po si Tita Grace. Pero napapansin ko po na medyo malungkot siya. Ang sabi niya po, napagod lang daw po siya sa farm, kaya natulog po kami. Tapos pagkagising ko po, wala na po si Tita Grace, kaya tinawagan ko po si Ninong Chef kasi baka kasama niya si Tita Grace. Bro, I don't know where she is. Believe me. But the real question is, bakit bigla siyang aalis? Medyo masama po kasing loob niya. Kanino? Daddy, galit po ba siya sa akin? Ano po bang ginawa ko? Di ba na po siya nagpaalam eh. Hindi siya galit sa'yo. Marites, iwanan mo muna kami, ha? Halika. Inupo ka muna. Dahil may sabihin ako sa'yo. Kasalanan ko to. Pero kasi ako nasabi sa kanya kanina na hindi niya nagustuhan. Medyo natasan ko yung boses ko sa kanya kanina sa farm. Dati, ba't niyo po ginawa yun? Dati niyo po siya inaaway. Hindi ko sinasadya.
Pero Doy, siguro sign na ito na dapat siyang umalis. Alam mo kung bakit? Habang tumatagal siya dito, mas delikado ang buhay niya. Baka mabuking siya, baka malaman na nandito siya. Alien siya. It's for her own good. It's for her own safety. Daddy, kailangan natin siya hanapin ngayon. Bakit pa? Kusa na siya umalis, di ba? Baka gusto niya talaga umuwi na. Pero Daddy, at least mamimake sure natin na makakauwi siya ng safe. Paano kung may makakita sa kanya with her pod? Tapos, sirain yun, tapos kunin si Tita Grace. Basta next time, huwag ka na lang pumagitna. Baka mamaya, makagip ka na eh. Salamat, ang bait mo naman. Thank you. Pero, mag-iingat ka ha. Marami kasing masamang tao sa paligid. At hindi ikaw yun. Lucky you. Sige, ingat. May point si Doy. The least we can do is makita siya na maayos ang pag-alis niya. Mahirap na kasi baka may makakita sa kanya. Lalo na baka may mag-video sa kanya. Tapos, malaman nila na kamukha niya si Catherine. May connect pala nila yun sa yung dalawa. Daddy, please hanapin natin siya ngayon. Eh, paano kung umalis na talaga? Tingin wala na siya. Paano? Carlos, hindi ba tayo sigurado? You know what? I can help you look for her. Bro, huwag mo mamasamain yung tulong ko. Either so overlooking or Seth, kung hahanapin mo si Grace, pagpunta ka sa niya mo si Leo, ha? Okay, let's go. Tawagan mo ako pag may nakita ka. Of course. Sige, Seth, thank you. Yes, Nino. May update ka na kay Grace? Emily, nawawala siya. Can you check on the fragment? Tingnan mo nga kung may movement o naguglo pa. Okay. Si Dino na talaga siyang umalis tonight. Hindi ko pa nakukuha yung kailangan ko. So I have to secure that fragment. Pag nakuha ko na yung kailangan ko sa kanya, sisirain ko yung fragment niya. Pabalik na po ba kayo rito? No. Hahanapin ko si Grace. Di siya pwedeng makaalis. Gagawa ko ng paraan. Really? Biglang umalis? Eh, kumusta naman ang mag-ama? Sige, Marites, ha? Bye, thank you. Tita, I didn't know na close pala kayo. Binayaran ko siya para sabihin niya sa akin kung anong pinagagawa ng Grace. Nawala bigla. Bakit daw? Inaway daw kanina ni Carlos sa farm. Nag-aaway sila. Kaya pala ayaw pag-usapan ni Carlos si Grace kanina sa office. Interesting. Don't be too happy. Ngayon na hinahanap na siya ng mag-ama. Sana mawala na lang siya forever. Isn't it interesting? Bigla na lang siyang dumating sa buhay nila, Carlos. She just popped in and popped out. Just like that.
Dok, papunta na ako sa bahay niyo. Nakuha niyo na yung kailangan para sa throat serum? Hindi pa nga eh. But change of plans. We have to do it tonight. Now is the perfect time kasi nag-layas siya. The alien. Dok, mag-isa lang ako. Wala akong kasamang tao. Wala tayong choice. Kaya mo na yan. Dok, may hindi mo pa nga pinapakita sa akin kung anong itsura ng alien na to eh. Sandali. Sisend ko sa iyo yung pic. Wait lang. Basta babae siya. Kamukha siya ng asawa ng kaibigan ko. Did you get it? Her name is Grace. Dok, ito yung babaeng nakita ko kanina sa daan. Malapit sa intersection ng San Andres. Kung alam ko lang... No. Hindi na. Ako na lang pupunta sa kanya. Mas kilala niya ako. Kaya ako sa'yo, magmadali ka na. Kunin mo na yung sedative. Ako na lang magdadala sa kanya sa bahay. Okay? Sige. Bye. Grace! Tita Grace! Tita Grace! Grace! Nasaan po kayo? Tita Grace! Huwag muna kayo umalis! Tita Grace! Grace! Tita Grace! Nasaan po kayo, Tita Grace? Grace! Tita Grace! Tita Grace! Doy, baka meron kang natatanda ang lugar na kung saan nagpupunta si Grace. Wala ba siyang nabanggit sa'yo? Wala po ako maalala, Daddy eh. Pero kung gagamitin niya po yung device, siguro po pupunta po siya sa isang lugar na walang tao, tas malakas yung network signal para gumana yung device niya. It can be anywhere. Hello, Seth. Carlos, wala si Grace sa mausoleo ni Catherine eh. Ikot muna ako dito sa sementeryo. Baka nandito lang yun, hindi pa nakakaalis. Paano mo alam? Based sa kwento mo, baka naman nagtampo lang si Grace. Baka nagpapalamig lang o collecting her thoughts. Tsaka hindi naman pwedeng umalis lang yun ng ganun-ganun na lang. Di ba attached na siya kay Dwayne? Hindi siya nakapagpaalam ng personally sa kanya. Sige, magkita na lang tayo. Text-text na lang tayo. Pwede. Doy, wala sa musileo si Tita Grace. Pero naghahanap pa rin sa buong sementeryo si tito mo. Alam niyo po, Daddy. Naniniwala po ako na hindi pa yun umaalis. Doy, ayokong umasa ka. Umasa ka. Alam niyo po ba yung gut feel? Hindi ko ba po nararamdaman sa stomach ko or wala pa po akong kutob na nakakalis na po si Tita Grace dito sa earth natin? Kasi po, naniniwala po akong nandito lang siya palagi. Kaya naniniwala po akong totoong nandito po siya sa earth, di pa siya nakakalis at makakasama natin siya ulit. Pag-pray po natin siya.
Sana po bumalik si Tita Grace. Protektahan niyo po siya, ha? Tilayon niyo po siya sa mga accidents tsaka sa mga masasamang tao. Amen. Sir, pasok po. Ako nga pala si Doc Santillan. Kaibigan ako ni Doc Seth. Gusto niyo po ba ng drink? Hindi na. Kailangan ko lang makuha yung binili ni Doc Seth. Nasaan ba? Sandali lang po. Meron ba kayo ditong spare na kwarto o basement? Bakit po? Kung meron, i-ready mo na. Dahil baka dalhin na dito ni Doc Seth yung babae. Alien. Si Tita Grace. Dito na po siya titira? Hindi. Dito siya itatago ni Doc Seth. Hindi ko pong mag-gets. Bakit niya itatago? Kikidnapin po ni Ninong si Tita Grace? Ngayong alam mo na, isa ka na rin accomplice. Kaya huwag kang gagawa ng anumang bagay na ikasisira ng Ninong mo. Pero masama po yun kasi bakit... Just be quiet. Hello, Doc Seth. Vega, wala na si Grace. Kusa mo siya nakita. Ganito, dali mo yung sedative at pumunta ka sa sementeryo. Okay, copy. Masaya na. I know she means a lot to you, pero itong pag-alis niya, it's like you're losing another Catherine. Hindi sila interchangeable. Siyempre, iba yung dalawa. Hailey, tingnan mo. Bakit kaya siya umilaw ulit? Ano nangyayari dyan? Kamusta ang fragment? May movement? Signal na. Huwag mo pipitawan, Aris! Oh, gas! Ano nangyayari? Ano yun?